time no vlog. So, bago pala mag-start ng video na to, please subscribe to my other channel. Dun ko ina-upload mga figure skating videos and speed skating videos. Although active siya 1 year ago, please subscribe na rin. Lalagay ko yung link dyan sa baba. And kung gusto nyong i-upload ko yung mga ganitong stuffs na lang doon, suggest nyo na lang dyan sa baba. Pero if ever, hindi, ayaw nyo, dito ko na lang din na-upload since dami ko lang ina-upload. So, this video is what I packed for the competition. So, this is a separate video for what I usually pack kapag magta-travel. So, nagdala ako ng bag. I have 2 luggage. Yung isa is check-in, yung isa hand carry. And then, itong bag na to is nakatupi siya kanina under siya sa hand carry ko. Tinlock sa competition, binili ko yung bag 2 weeks ago kasi wala nga ang bag sa skating. Yung bulky ko na bag yung usually yung diadala ko and feel ko, basta ayokong dalhin yun dito, masyadong struggle. So of course, dinala ko yung skates, Of course, first is the skating shoes. So, Bond boot and then yung blades is maple. Ang laki ng braso ko kaya ayoko nagsistimless. So, Bond yung boots and then yung blades is maple. Wait, kita nyo ba? Maple. And then, nasa may right side yung flag. Binilhan kami ni Ate Kat na to noong 2016. Tapos, nung dito sa may left side, wala pa. Lahat kasi kami nandun lang sa may right side yung flag. So, tawag naman dito is soakers. Pattern yung mag-training. Tapos, meron mga water na natira, na-absorb niyang ganyan. Kaya, kailangan ng ganito instead of blade guards. So, etong blade guards naman, ginagamit to after nyong mag-training on ice. So, kapag tumapak na kayo sa rubber, nilalagay siya para hindi mag-rust agad yung blade. So, hindi nyo siya kailangan ihasa ng ihasa dahil kalawang na siya. So, this will really help. So, dapat, kahit figure skaters, meron na ito, at saka yung soakers. So, basically, ganun lang. Magkaiba lang sila ng blades. And, mas maikli lang yung boot niya. Para siyang rubber shoes, actually. Tapos, yung sa may, sa figure, medyo mas mataas lang sa ankle. Nagdala ko ng 2 jacket, oo. And, the first one is, of course, this black jacket. Although, medyo malaki siya sa akin. Binigay ito ni Tita Loida. Thank you, Tita Loida. So, ang nakalagay dito is yung Philippine flag. Itong part na to binili ko sa Kultura. So, 130 pesos siya. Kung gusto niyo bumili sa Kultura ng mga flag, meron doon. Iba-ibang sizes. So, sa likod naman niya is may nakaburda na speed skater na nandito. And then, nakasulat is Short Track Speed Skating Team Philippines. So, suot natin para naman feel tong video na to, no? Mm-hmm. Isang jacket na dinala ko is nakasulat Philippines. For figure skating tong jacket na to, okay lang naman dalhin siya. Kasi wala naman nakalagay na figure skating. Ang nakalagay kasi sa harap is into skating and then SM skating ring. Dito sa part na to. Kaya dinala ko na lang din siya. Tsaka maganda rin yung design na to. Gusto ko tong jacket na to. Tsaka yung color blue ko na jacket na lagi ko ginagamit. Next is, of course, extra sports bra. Nagdala ko ng 2 kasi 2 days yung competition. Oops! Next is Philippine flag na maliit. Galing to kay Tita Manet, actually. So, binili niya to noong time na send-off party para kay Ate Kat noong SEA Games last year. Hindi ko nabalik. I'm so sorry. 2 socks. Kasi 2 days ngayon competition. Wala akong lucky socks. Yung ginagamit mo kapag maganda yung training mo, gano'n. Wala akong ganong socks. Talagang random socks lang kuno ko. Yung isa, design niya is milk and Oreo. And then, this one is random black socks. For off-ice purposes, pedal. Or short pala, short. Yun lang, short. Towel for pawis purposes. Dapat may towel rin para sa pamunas ng skates. Kaya lang, feel ko naiwan ko ata yung towel na yun. Although, ang dami kong towel sa bahay. Sana pala nakapagdala ko. So, yun, kailangan mo rin ng skates pamunas ng skates. Kailangan mo ng skates, pamunas mo ng skates. Kailangan mo ng bimbo ulit. Kailangan mo ng towel. Little towel. Little towel. Para sa pamunas ng skates mo after mong, after ng on ice training nyo para tuyuin yung skates at hindi siya magkalawang. Sabay, lagay sa
Kasi ganito yung process niyan. After nyo on ice practice, lalagyan mo siya ng blade guards. Kasi tatapa kayo sa rubber. So habang papunta kayo doon sa upuan nyo, pwede kayo mag-tiptoe para hindi masyadong magamit yung blades nyo kapag wala kayo sa ice. After nyo maglagay ng blade guards, tapos pagpupunasan nyo siya, tatanggalin nyo na rin siya agad. Kasi huwag nyo isi-stay dito yung blades, nabasa pa siya. Pupunasan nyo muna siya, tapos lalagyan nyo na siya sa, dun sa soakers. Tapos, at least patuyuin nyo muna, kahit pa paano. So, habang nag-off ice kayo, nakastay muna siya dun, huwag nyo muna siya lalagay sa bag para matuyo siya. Basic. Kailangan nyo ng pamuna sa skates. Next is, of course, yung suit. Ito yung suit namin. So, ang design niya, andito yung flag. Tapos may Philippines dito, and then tatlong star, and then may sun ulit, red and blue, white, colors nung flag natin, and then nandito yung zipper sa gitna, hanggang sa bottom part siya na zipper. Tapos, sa may hand part niya, ito yung hand part niya, kasi insert nyo yung thumb nyo dito, ganyan. Tapos sa likod, yung design niya is Philippines, nakasulat Philippines. Tapos, yun din, tatlong star, and then, same as the design dun sa harap. Tapos, ay, shoutout nga pala dun sa nag-repair ng suit ko. Thank you so much. Pinapropose niya na free na lang daw. Sabi ko, hindi, babayaran ko pa rin. So, syempre, binayaran ko, nakakaya naman ko free, diba? So, yun. So, tapos na tayo dun sa first, yung pinakamalaking part dito sa bag. Next is dito sa may left side. Dito sa may left side. So, nilagay ko lang dito is pins. So, ito siya. 5 pins from Kultura. Kung gusto niya ng pin sa Kultura, ano lang siya, 59.75 pesos. Although, actually expensive. Pero, ito yung itsura niya. Ayan, so 59.75 pesos yung mga ganitong flag. Nung nagko-compete ako before sa ISI Worlds, ano siya? ISI Worlds is for figure skating, ISI Ice Skating Institute. So, every year siya nangyayari sa different states ng US. So, ang ginagawa nila doon for interaction of other skaters. So, nagtitrade sila ng pins. Kunwari ako, I have a pin from my figure skating club, ganun. Or like, pin Philippine flag. Pwede ko siyang i-exchange for another pin ng isang figure skating club na, kunwari, taga Alaska, ganun, or California. So, mag-exchange kayo ng pin. Hanggang sa paramihan, hindi man paramihan, pero wala lang. Maganda lang mag-ipon ng pins, ganun, ganun. And you actually gain friends by doing that. So, I guess, ang ganda lang ng ganung system. Doon na tayo sa last pocket, which is the right pocket. Ito is first aid kit. Oh, nakalagay siya dito. So, ito is turn belt. Kitty Taloida to actually. Kasi, pinahiram sa akin ni Ate Anna na pumunta siyang Korea. So, ito yung turn belt. Ginagamit siya kapag off-ice for up-downs na mga techniques, ganon, for off-ice purposes to. So, parang ang tela niya, kung mahahawakan niyo siya, parang siyang sa seat belt, pero mas makapal na version. Ilalagay niyo siya sa pole or like any stand, tapos papasok kayo dun sa loob, tapos mag-up-downs na kayo and you do your off-ice. So, last na nakalagay dito sa bag or like for competition purposes ko is itong first aid kit. So, nakalagay dito is Band-Aid, vitamins, Enervon C. Please sponsor me, thank you. Enervon C for energy. Tapos random Band-Aids ulit na iba-ibang size. Meron 4 knuckle. Tapos waterproof din. Naka-focus pa ba ako? Fingertips. So, iba-iba siya. Vicks. Nagdala rin ako ng Vicks. Masakit yung ulo ko these past few days. Ever since the last training namin. So, nagdala ako ng Biogesic. Paracetamol Biogesic. Bitocin kasi inuubo ako nung last training namin. Dun sa loob ng ulo ko. Ewan ko kung bakit. Tsaka, hindi ako makahinga that time. Tapos, 2 pang Robitocin.
for emergency purposes. And then itong very expensive na medicine, anti-vertigo, kasi kahapon sobrang umiikot yung mundo ko. Although hanggang ngayon umiikot siya, kaya ako nga ginagawa ito, sumasakit yung ulo ko sa mga nangyayari. Since hindi nga ako makapag-avail ng SIM kasi nakalock yung phone ko sa Globe. So, And then last is Bioflu for emergency purposes then. So, yun lang naman yung nakalagay. Nga pala, kulang rin pala ng gloves tsaka helmet kasi mag-order rin pala kami nila Hans kay Lucas. Kaya iniwan ko na rin yung helmet tsaka yung mga gloves ko sa Philippines. Pero kailangan rin of course ng helmet, neck guard, and gloves for safety purposes. So, yung mga extras na dinadala ko rin kapag competition is minsan meron silang binibigay ng mga magazine. Tapos andun yung listahan nung time ng event, nung names ng mga competitors. Pero this time, ito yung listahan ng competitors namin. Tapos andito yung levels din nila and then kung tagasan sila. Tapos, letter from Philippine Skating Union. And then, ito yung official letter or invitation letter from the competition itself, which is the Southeast Asian Short Track Speed Skating Trophy 2018 that will be held at J-Cube Singapore from March 31 to April 1, 2018. So, that's it for this video, guys. And I hope na nagustuhan nyo tong video na to. And may natutunan kayo kahit papano kung ano yung mga kung ano yung gamit. May talatunan kayo kung ano yung gamit dun sa mga soakers, yung blade guards, and then kailangan siya punasan. So, yun lang naman. And then shoutout din dun sa girl sa Tiger Airways kanina na pinapila niya ako dun. Ay, pinapunta niya na ako dun sa first class para mag-check-in ng bag. So, yun. Thank you so much for watching this video. Hope you guys liked it. And if you did, please give it a thumbs up. If you want more videos like this, subscribe also to my other channel, which is the sports channel. I upload speed skating videos there and figure skating videos. So, if you want more videos like that, just suggest it on the comment section down below. So, yun lang naman. Bye, guys. Bye, bros. Bros. Bye, guys.